Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po. Beloved Preacher, Benedict Porlahi. Maraming mahal tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Upo dakila at magpala po namin ang masalangit, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta, sa huling kapanahunang ito, dakilang Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa araw pong ito. Dakilang Diyos na muli, mahal na Panginoon, sa iyong patnubay, dakilang Diyos, sa iyong pagbabala sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, ang iyong pagpadama sa amin, ay iyong napakatamis at banal na presensya na siyang gagalakan-galakasan ng bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Minsan ang padakilang Diyos sa aming pag-aaral ng iyong banal at mga pangyarihang salita, ikaw siya magpala, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung saganang sa akin, mahal na Panginoon, wala akong magawa, wala akong sapat na karunungan, tanging patuloy ako umaasa sa iyo, dakilang Diyos, na ikaw maglagay ng tamang kataga sa aming mga, sa aking mga labi, na may kasamang pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalain mo kaming lahat, dakilang Diyos, sa araw pong ito. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan mo. Inaangkin na namin ang lahat-lahat ng katugunan na aming dalangin at sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri ng mga gawa ng kaaway, mga hadlang, cast out in the mighty of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At kayo po mga kapatid ay makabalik na sa inyo po mga kinaupuan. At bago ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan ay tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Dubling pagalang pagbati sa ating beloved and honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, ano po'y nagpapaabot ng pagbati, mga minamahal, ng isang magandang hapon na po, maging po sa kanya po mga beloved children, the whole Almeida family. At ang patuloy po nating pag-alaala sa hindi malilimutang ginintuang turo at pangaral ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Halo po'y nagpapaabot mga minamahal ng pagbati sa inyo, isang magandang hapon na po, maging sa lahat ng narito, sa lahat ng ating beloved live webcast viewers. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng banal at makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos. At ihanda po natin ang ating pong mga Biblia. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos upang ating pong sundan, mga minamahal, ang ating pong bawat ating pong ipapabasa ng mga talata. Amen. Sa banal na kasulatan. Amen. Kung saan na ito po ay ating mapapakinggan at ating pong mababasa sa banal na kasulatan. Amen. Habang hinahanda ang mga talatang ating pong naihanda, naisulat, ating pong pamagatan, mga minamahal, yung ating pong pag-aaralan. Appreciate the time given by God. Magpahalaga sa panahon na bigay ng Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po ang unang talata. Ang dalawang unang talata natin pong babasahin. Dito po sa ikalawang Pedro, 3 talatay 8, ganito po ang pagkasulat. Datapwat, huwag ninyong kalimutan ang mga minamahal, ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang araw. Dito po sa Mateo 24 talatay 22, ganito rin po ang pagkasulat. At maliban paikliin ang mga araw na iyon ay walang laman magliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Purihin ang pagbabasa ng kanyang mga banal na salita. Ang ating dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga banal na salita. Amen. God bless you po, mahal na kapatid, sa pagbabasa ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Sa ating pong napakinggan, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan na
Ang isang araw, sabi rito, dadapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. Amen? Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tunay, mga kapatid, na ang ating dakilang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, makapangyarihan sa lahat. Amen? Naung saan, mga minamahal, yung sinasabi ng Biblia na ang 1,000 taon sa tao, ito lang po ay 1 araw pagdating sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sa ating dakilang Diyos. Amen? Anong ibig sabihin ito, mga minamahal? Bagamat sinasabi ng Biblia, pwedeng pahabain ng Diyos ang taon, mga minamahal, na maaari ito yung pagbabalik ng ating dakilang Diyos o pagparito ng ating mahal na Panginoon. Pwede siyang bumalik sa loob ng 1,000 taon mula ngayon, mga minamahal. Subalit, pwede ring paikliin ng Diyos ang araw. Amen? Amen. Pwede niyang gawing ngayon, mga minamahal, o bukas. Subalit, mga minamahal, tunay na nasa mga kamay ng mahal na Panginoon ang pagpapasya kung anong araw babalik ang ating dakilang Diyos, kung kailan niya wawakasan ang daigdig na ito, mga minamahal, maging ang lahat ng tao na hindi kumikilala sa ating dakilang Diyos. Nasa mga kamay ng ating mahal na Panginoon ang lahat, mga minamahal, ng pagpapasya. Makapag-imin po ba tayo? Amen? Kaya ang sabi sa 2 talata na ating nabasa, na maaring paikliin ng Diyos sapagkat kung pahabain pa ang panahon, maaring walang laman ang mga ligtas. Amen? Amen. Sapagkat, mga minamahal, habang na tumatagal ang daigdig na ito, ating napapansin na pasama na ng pasama ang tao. Ang tao, mga minamahal, ay walang panahong maglingkod sa ating dakilang Diyos. Maraming tao ang ayaw maglingkod sa ating dakilang Diyos. Mas ginugusto ng tao ang mamuhay doon sa labag sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Yung mga kalayawan, mga minamahal, na kung saan ito ang nakasaad sa Biblia, narating ang araw na ang mga tao, mga minamahal, ay pasama ng pasama, mga minamahal. Ang liko ay magpapakaliko pa. Ang masama ay lalong magpapakasama pa, mga minamahal. Kaya maaaring paikliin ng Diyos ang araw ng kanyang pagparito. Amen? Maaaring mamaya, bukas, mga minamahal, inuulit ko, maaring bukas o mamaya bukas o sa sunod na araw. Amen? Kaya ito, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia na dapat nating pahalagahan, mga minamahal, sa bawat segundo, sa bawat minuto, mga minamahal, sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat panahon, kinakailangang pahalagahan natin ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Nandyan pa ba kayo, mga minamahal? Nandyan ba tayo, ha? Everybody say, praise the Lord. Napakahalaga ng ating pong palaging mapakinggang maigi ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Kaya tayo narito, wala tayong isinasayang na oras, mga minamahal. Sa bawat segundo, minuto, sa bawat sandali, kapag nandito tayo sa pananambahan, wala tayong sinasayang na oras. Amen? Amen. Mula pa lang, mga minamahal, sa pagpasok natin dito, sa pagpupuri natin sa mahal na Panginoon, binibigay natin sa ating dakilang Diyos ang nararapat na papuri, pagpupuri
Buong lakas, mga minamahal, tayo pumapalakpak. Tayo'y nagtataas ng ating mga kamay. Tayo'y sumasayaw. Tayo ay sumasamba sa ating dakilang Diyos sapagkat ito ang pagtatrabaho natin ng ating kanya-kanyang mga kaligtasan, mga minamahal. Amen? Amen. Kaya walang masasayang, mga kapatid, sa ating pong pagsasakripisyo. Amen? Walang masasayang, mga minamahal. Kanina eh, grabe. Kapag tayo ay nariyan sa buong lakas, buong puso, mga minamahal, na ating pupurihin ang Diyos, grabe ang pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Para bang hindi na mapatid, mga minamahal, ang Santong Espiritu ng ating dakilang Diyos na ating naramdaman, mga minamahal, na kung saan galak na galak tayo, nadamhin ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, lumuluha tayo, nanginginig tayo sa kagalakan, damhin ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Minsan parang ayaw na natin maputol, mga minamahal, ang paipag-ugnayan natin sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Grabe ang pagkilos ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Dalapat kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Mga minamahal, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga tunay na anak ng ating dakilang Diyos. Iyon ang patunay, mga minamahal. Kaya hindi tayo nagsasayang ng oras. Maliban na lang yung iba. Amen? Amen. Kung mayroon tayo nakikita nagsasayang ng oras, mga minamahal, palakad-lakad, pupunta doon, sa labas, bumibilang ng oras bago bumalik dito, sa loob ng bahay-sambahan. Late na nga dumalo. Nagmamadali pang umuwi. Amen? Mayroon po ba dito, mga minamahal? Lahat ng nagmamadali umuwi, magsabi ng praise the Lord. Mayroon, mga minamahal. Baka naman hindi niya napakinggan yung aking sinabi. Mahal na kapatid. Amen? Lahat ng gustong umuwi, nagmamadaling umuwi, magsabi ng praise the Lord. Wala na. Amen! Palakpakan natin ng ating dakilang Diyos. Mamaya, mga minamahal, nakatingin kami doon sa taas. Mamaya, nagmamadali kayo, lalabas kagad kayo, wala pang closing prayer. Amen! Amen! Hindi tayo nagmamadali. Wala naman tayo sigurong pupuntahan. Araw ng Linggo ngayon. Oras ng ating panambahan. Araw ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Binigyan tayo ng Diyos ng ilang araw upang isagawa lahat ng ating gagawin. Subalit sa araw ng Linggo, sa araw ng Merkules, sa araw ng Biyernes, mga minamahal, kinakailangang narito tayo sa bahay-sambahan upang isagawa ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Huwag nating kukunin ang bahagi ng mahal na Panginoon. Amen? Kanina, yung ating mahal na kapatid, nagpatotoo kanina. Dahil sa naging busy siya sa gadget, mas inuuna niya yung panood o pagkalikot ng cellphone. Ngayon, mga minamahal, narito tayo. Siguro naman, mga kapatid, ginagamit niyo natin yung ating mga cellphone para pang-text. Amen? Anytime may tatawag sa atin emergency, mga minamahal, matatawagan tayo. Amen? Subalit kung ang buong oras natin ay doon na, wala na tayong panahon sa pagpupuri,
Wala tayong panahon, mga minamahal, pagbabasa ng Biblia. Wala tayong panahon para dumalo sa pananagawain ng ating dakilang Diyos. Yan ang nakakatakot, mga minamahal. Amen po ba? Amen? Kaya ang sabi ng Biblia, huwag tayong maging mga mangmang. Lalo na, mga minamahal, sa nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa huling kapanahunang ito, sa napakaiksing oras o panahon, kinakailangang sabi ng Biblia, ito ay samantalahin natin, ating basahin. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, ang talatay 16 at 17, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. Amen. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? Napakaraming tao sa daigdig, mga minamahal. Bagamat sila ay matatalino, mga minamahal, nakapagtapos ng iba't ibang ori ng kurso, nariyan sa katanyagan, nariyan, mga minamahal, masasabi nating punong-puno sila ng karunungan. Subalit, mga minamahal, sila ay napapahamak. Bakit? Tila sila ay naging mangmang pagdating sa harapan ng ating dakilang Diyos. Makapag-imin po ba tayo? Sa anong paraan, mga minamahal? Sa hindi pagkaalam ng banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord! Yung nangyari, mga minamahal, kung inyo pong nabalitaan, siguro hindi lahat nakabalita. So, balit sa nakabalita, mga minamahal, nakakita yung nangyari sa Brazil. Sino ang nakabalita noon? May ilan. Amen? Ipinirada nila yung Diablo, larawan ng Diablo, mga minamahal, ng kaaway. Tila ito'y sinasamba nila, mga minamahal, sa hindi nila pagkaalam na may Diyos, mga minamahal, na nasusuklam kapag ang kaaway ang siyang sinasamba mo, maging yung mga alarawang inanyuan ng tao, mga minamahal. Ito ay kasuklam-suklam sa paningin ng ating dakilang Diyos. Ano ang nangyari? Sila ay napahamak. Doon sa eksaktong lugar, mga minamahal, ng kanilang pinagparadahan o kanilang ipinarada yung imahe o ribulto ng kaaway ng Diyos. Doon, mga minamahal, nagkaroon ng matinding ulan at pagbaha. At mga minamahal, maraming tahanan o bahay ang nasira, nawasak. At ang mga tao ay napahamak. Maraming tao ang nangamatay. Amen? Kaya ito isang babala, mga minamahal. Kapag ang tao ay hindi alam ang pagsunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, siya ay mapapahamak, mga minamahal. Ang galit ng Diyos ay darating sa kanila. Ating bigyan itong ilustrasyon, mga minamahal, kung paano magalit ang ating dakilang Diyos. Basahin natin ang Nahum, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 2 hanggang 6. Pakinggan po nating maigi. Dito po sa aklat ng Nahum, Kapitulo 1, versikulo 2, tuloy ang basa hanggang 6. Ang Panginoon ay mapanigbuhin Diyos at naghihiganti. Ang Panginoon ay naghihiganti at puspos ng kapuotan. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya ay nagtatahan sa kapuotan sa kanyang mga kaaway. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit, dakila sa kapangyarihan. Sa anuman paraan ay hindi maaaring walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo at sa mga ulap na siyang alabok ng kanyang mga paa.
Kanyang sinasaway ang dagat at tinutuyo ang lahat na ilog na basa na nalalanta. Ang kamelyo at ang bulaklak ay Libano ay nalalanta. Sa singko, ang bundok ay nanginginig dahil sa kanya at ang kanyang burol ay natutunaw. At mga lupa ay lumilindol sa kanyang harapan. Oo, ang sanlibutan at ang lahat ng sitahan dito, at sino nakatayo sa harapan ng kanyang pagkagalit? Sino nakatahan sa kabagsikan ng kanyang galit? Ang kanyang kapusukan ay sumasagabol na parang apoy, at mga malaking bato ay nangitibag niya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dito, mga minamahal sa ating nabasa, ulitin ko lang po, mga minamahal, ang ilang talata. Sabi rito, ang Panginoon ay mapanibughuing Diyos at nanghiganti. Ang Panginoon ay nanghiganti at puspos ng kapuutan. Ang Panginoon ay nanghiganti sa kanyang mga kaaway at siya'y nagtataan ng kapuutan sa kanyang mga kaaway. Amen? Amen. Dito, mga minamahal, inilalarawan ng banal na kasulatan kung gaano kabagsik ang ating dakilang Diyos kung magalit. Amen? Yung pagtuyo ng dagat, pagtuyo ng mga ilog, panginginig ng mga burol, mga minamahal, maging ng lupa, pagkalanta ng mga bagay, mga minamahal, at pagtibag ng bato. Dito, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, sino daw ang makatatayo sa galit ng ating dakilang Diyos? Tayo na mismo ang sasagot niya. Wala, mga minamahal. Amen po ba? Amen? Kapag ang Diyos ang nagalit, mga minamahal, napakadelikado sapagkat ang tao ay mapapahamak. Pwede siyang mawala ng buhay at ang kanyang kaluluwa ay maaring maitapon doon sa nagniningas na apoy ng impyerno. Amen? Amen. Kaya ito ay isang babala, mga minamahal, na ang Diyos, mga minamahal, ay dapat katakutan ng tao, dapat hanapin ng tao, dapat, mga minamahal, paglingkuran ng tao ang Diyos habang may panahon pa, yung maikling panahon na sinasabi ng banal na kasulatan, hanapin ng tao ang Diyos upang hindi kapahamakan ang darating sa tao, bagkus ito, mga minamahal, ay pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Kaya kapag gumawa ka ng banal na kalooban ng Diyos, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal, wala kang pangangambahan. Amen? Amen. Sapagkat, mga minamahal, kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, sa paningin ng mahal na Panginoon, ikaw ay matuwid sa kanyang paningin, mga minamahal. Kapag matuwid ka sa harapan ng Diyos, ano ang sabi ng Biblia? Basahin natin ang magkasunod na talata. Amen. Sa mga awit, 34 talatay 15, ganito po ang pagkasulat. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mapakinig ay nakabukas sa kanyang daing. Dito po sa Isaiah, sa 43 talatay 2, ganito rin po ang pagkasulat. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan iyon. Pagka ikaw ay lumakad naman sa apoy, hindi ka masusunog. O mangingas man ang alab sa iyo. Sa mga awit, 4 talatay 8, ganito rin po ang pagkasulat. Payapa akong hihiga at gayon din matutulog. Sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Yung malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kapag ikaw ay naglingkod sa mahal na Panginoon, ginaganap mo ang kanyang banal na kalooban. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang mata ng ating dakilang Diyos ay nakatingin sa iyo. Amen? Nakatingin lang ba? Ang sabi,
nakatitig. Amen po ba? Amen? At yung kanyang pakinig, mga minamahal, ay nakabukas sa ating mga daing. Kaya ang darating sa tao, mga minamahal, o sa Kristiyano na patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi galit ng Diyos, hindi kapuutan ng mahal na Panginoon, hindi kahirapan, mga minamahal, hindi paghihinagpis, bagkos, mga minamahal, ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, ang kabutihan ng mahal na Panginoon, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay darating sa tao na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maging ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Kahit saan ka pumunta, kahit saan dako ka pumaroon, sabi ng Biblia, sasayo ang mahal na Panginoon. Wala kang katatakutan, mga minamahal, sa gitna ng panganib, naroon ang Diyos. Iingatan ka ng mahal na Panginoon. Gagabayan ka ng ating dakilang Diyos na real protection ng ating mahal na Panginoon. Sa iyong paghiga, maging sa iyong tahanan, sa iyong pagtulog, maging sa iyong pagising, mga minamahal, ikaw ay payapa, mga minamahal, tiwasay ka, sapagkat ang Diyos, binibigyan ka ng kapayapaan. Ganyan kung magpala ang mahal na Panginoon. Kaya walang kalugihan ang patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Ano mang ating naranasan, mga minamahal, ito ay pansamantala lang dito sa daigdig na ito. Kapag tayo ay naglaan ng oras, panahon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi tayo nanghihimagod, hindi tayo nagsasawa, patuloy tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Isang araw, tatanggap tayo ng pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya wala tayong pagsisihan, mga minamahal. Kung ano man yung ating ginagawa dito sa banal na gawain ng Diyos, bumilang na tayo ng taon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Narito pa rin tayo. Hindi tayo nagsasawa, mga minamahal, na sundin ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ito po, mga kapatid, ang sabi ng Biblia. Ito ay hindi walang kabuluhan. Lahat ng ito ay pakinabang, mga minamahal. Amen po ba? Basahin natin ang mga talatang ating hinanda. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 3, ang talatay 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang makapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 15, ang talatay 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos, yung malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. So ito ang gagawin ng tao, mga minamahal, na hindi pa naglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, magsisi at magbalik loob sa ating dakilang Diyos upang makapawi ang kanilang mga kasalanan, at kung magkagayon, darating ang kaginhawaan. Darating ang panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa mga dati namang mananampalataya, ang sabi ng Unang Korinto, Kapitulo 15, ang versikulo ay 58, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, para sa gawain ng mahal na Panginoon.
sa ating nabasa, ito ay hindi walang kabuluhan. Tayo daw ay magsitatag, huwag makilos mga minamahal, na lagi tayong sasagana sa gawain ng mahal na Panginoon, sapagkat ang mga bagay na ito ay nakikita ng ating dakilang Diyos, hindi lilimutin ng mahal na Panginoon. Ang lahat ng ating mabubuting gawa, susuklian ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa huling talata, makamtan natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Magsipaghanda ang ating mga awit, maging ang mga manunugtog. Hallelujah, hallelujah. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulos 25. Ito ang pangako ng kanyang pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya uulitin ko mga minamahal, walang masasayang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang kalugihan mga minamahal, sapagkat dito pa man sa daigdig na ito, habang tayo naghahanda mga minamahal sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, ipinangako na ng mahal na Panginoon na tayo ay pagpapalain. Amen? Pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos. Bibigyan tayo ng kapayapaan ng mahal na Panginoon. Pag-iingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Ibibigay ng Diyos, mga minamahal, ang pagpapalang material, physical, lalong higit ang spiritual, mga minamahal. Pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, mayroon tayong katiyakan na tayo, mga kapatid, ay makakasama ng ating dakilang Diyos doon sa langit. Amen? Doon sa piling ng mahal na Panginoon. Iyan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Tayo'y magmamana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya tayo mga kapatid, sa mga sandaling ito, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Pagbulay-bulayan natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ano ba ang ating ginagawa mga minamahal habang tayo hihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon? Ito po mga kapatid ang ating ginagawang ito, pagpapahalaga natin sa panahon. Habang tayo may pagkakataon, ginaganap natin ang pananakalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo nagsasawa, hindi tayo naghihimago. Bakit? May pangako ang mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ngayon ang pagkakataon, ngayon ang panahon ng pagtanggap sa mahal na Panginoon. Lumapit kayo sa harapan, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kung paano kami pinagpala ng Diyos, ngayon din ang mangyayari sa inyong buhay. Isang araw, mga minamahal, kayo man din ay magsasabi na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Buhay siya at mga pangyarihan. Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Hallelujah! 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 Hallelujah, hallelujah. Patuloy nating awitan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat oras at sandali, mga minamahal, susundin natin ang banal na kalooban ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Palpatin ang tuwing
Napakahalaga ang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Para sa ating mga mahal na mga bisita. Kung paano inyo pong napakinggan ang mga nagpatotoo kanina na kayo po ay naging saksi. Kung paano sila mga mahal ay pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, binago ang kanilang mga buhay, pinagaling ang kanilang kaamdaman, pinag-ingatan sila ng ating pong dakilang Diyos. Na ito po, mga mahal, ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa banal na kasulatan, ang mga tanda, ang mga himala na ginagawa ng ating pong dakilang Diyos. Na kung kayo, mga mahal, sa ating mga mahal na mga baguhan, isuko nyo ang buhay nyo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kayo din po ay pagpapalain ng ating pong dakilang Diyos. May apat na iglaminto o susi, mga minamahal, ang kaligtasan upang mabuksan ang mga pintuan ng langit. Unang-una, mga minamahal, ay ang pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, siya po ay nahayag bilang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong sanlibutan. At siya po ay nabuhay na maguli upang patunayan, mga mahal, na siya po ay nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang pangalawa, mga mahal, ay pagsisisi. Kinakailangan pagsisihan ng tao ang lahat ng kanyang managawang mga pagkakasala at kailanman, mga mahal, ay hindi na niya babalikan. Kapag nakita ng ating pong dakilang Diyos na ikaw ay taas pusong nagsisisi at nais mong mamuhay ng matuwid at banal sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ikaw po ay tutulungan ng ating pong dakilang Diyos. At ang pangatlo, mga mahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Dito po sa mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 38, ang sabi dito, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan
at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sumangon na mahal, ating pong isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang bautismo sa tubig, mga mahal, hindi po ito paglipat o pagsanib sa panibagong relihiyon o anumang sikta. Kung dito, mga mahal, kung hindi ito po'y pagsasagawa na kung paano isinagawa ng mga apostolis, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, yan din po ay ating pong isasagawa. Amen. At ang pang-apat, mga mahal, ay bautismo ng Espiritu Santo. Kapag kayo nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, dating din sa inyo ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo na kung paano nasaksihan nyo, mga mahal, kanina, habang kumikilos ang banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos, ang ating mga minamahal na mga kapatiran, sila po ay nanginginig, ang iba nagsasalita ng iba't ibang wika, iyan po mga minamahal ay ang palatandaan na sila po ay nababautismuhan ng Espiritu Santo. Amen. Kapag nagpatuloy kayo, dating din sa inyo mga minamahal ang ika-apat na reglamento ng kaligtasan, ang bautismo ng Espiritu Santo. So ngayon, mga mahal, sa ating mga minamahal mga bisita, ang gagawin niyo po ay tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na inyo pong sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin na aking pong babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay labis na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong banal na salita. Mahal na Panginoon Jesus, ako po ay isang taong makasalanan. Subalit, ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Hugasan mo po ang lahat ng aking managawang mga pagkakasala. Patawain mo po ako, mahal na Panginoon. At gawin mo po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po ay manalangin po para po sa inyo upong pagpal naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo ay pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin ng aming po minamahal at ginagal na pastor at ebanghilista Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta sa aming kapanahunan. Kami po, mahal na Panginoon, hallelujah, aming idinudulog sa iyo ang lahat ng mga tumanggap sa iyong banal na pangalan ng mga baguhan, mahal na Panginoon. Patawain po ang bawat isa sa kanila at isulat po po Diyos ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Mahal na Panginoon, iligtas mo po sila sa ampunang kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, atin na pong naisagawa ang tatlong reglamento ng kaligtasan, unang-unang pananampalataya, o dalawa mga minamahal, o pananampalataya pagsisisi. Pagkatapos ng ating banal na gawain, mayroon po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo naman po idadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan, aking pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved audience preacher, Brother Ignacio. Bless you po, beloved Brother Benedict, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po idadako sa ating pong panalangin, paghingi ng habag sa ating dakilang Diyos. Ano man ating karamdaman, ano man ang problema, pwede natin hingi sa ating malapang kanon. Ngunit, humingi ka na may pananampalataya. Ang pananampalataya po ay ganito, mga minamahal. Pag ika'y nanalangin sa ating dakilang Diyos, akuin mo na ikaw tinugon ng malapang Panginoon at ika'y tutugunin ng ating dakilang Diyos. Maging ugali ng isang Kristiyano na pagkatapos siya manalangin, nanalangin siya sa kanyang sarili, nagsumambo sa ating dakilang Diyos, tapos magpapalehans. Hindi po kung maglelehans o ayaw na namin. Tungkulin po namin yan, minamahal. Ngunit, kung ikaw, may pananampalataya sa ating mga Panginoon,
Sino paniniwalaan mo? Sarili mo, yung iba. Siyempre, tumitigit sila sa ating dakilang Diyos at yung sarili. Bakit? Ikaw mismo ang humiling sa ating dakilang Diyos ng kagalingan at kalutasan ng problema. Kaya nga po mga minamahal, ito'y sasabihin ko sa mga kapatiran na kung kayo tayo nanalangin sa ating dakilang Diyos. Sabi nga po, paniwalaan natin na tayo tinugon ng ating dakilang Diyos at yun ay gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo manalangin mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalapang Jesus, pinakamamalapang noon sa pangunod panalangin pa ng aming minamahal at ginagang na Pastor Evangelista Willis Tadalmeda. Narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat po ng pagkukulang. Sa mga kahinaan na pagbigyan patawad po, dalangin po namin na Diyos ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagkapala, mahabang buhay sa aming minamahal at ginagang na Pastor Evangelista Willis Tadalmeda, yung banal na propeta. The beloved children, children raw, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gawa, at minalo kapatiran sa buong digdig. Palapang ng batid po namin na Diyos na hindi po maiksi yung kamay, na hindi mo ipagkaloob ang Pangailan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan na henong anak. At sa'yo makapangyari ang pangalan na aming sinasaway, ang mga demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, cast out, be healed. Be blessed in Jesus' mighty name we pray. Problem be solved in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamalapang noon. Maging sa'yo po mga webcast viewers kung kayo may pananampalataya. Agad ninyo ang katugunan ng patalangin. At sa pasandaling ito, tayo lulundag na tatlong beses. Kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Napin naman pa ng palataya sa ating dakilang Diyos gawin natin. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Gawin po natin. Hallelujah! Purihin ang dakilang Diyos at tayo pinadala ko minamahal ko sa ating pong mga announcement to our beloved brother Bobby Aceros Rescat. Amen! Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan na po pumbigyan natin ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Father Fred Ignacio, at sa ating pong pagpapatuloy. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kalayaan po ng mga oras nating nakakapagsama-sama at makapagsagawa ng ating mga banal na gawain. Kaya po tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at malaya po tayong nakasamba tatlong beses sa Sanlinggo ang ating schedule of services. Katulad mo ngayon, araw po ng Linggo, tayo kanina ay nagsimula ng alas 10 po ng umaga at ganitong oras po tayo matatapos. Alas 4 ng hapon, ang ating midweek service tuwing Wednesday naman po ito. Alas 12 po ng tanghaling simula, patatapos ng alas 5 ng hapon. At same time din po yan ang ating Friday service na nanatiling 12 ng tanghali ang ating simula at matatapos din po ng alas 5 ng hapon. At sa mga kababayan po natin na naaabot ng ating mga live streaming, ng ating mga live webcast, kayo po ay malugod po naming inaanyahan na dumalo sa ating mga banal na gawain na isinasagawa dito sa ating banal na panambahan dito po sa Marilao. Ang ating address, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Amen. At ang araw-araw din po tayong napapahinggan sa mundo ng radyo, mula Lunes po yan hanggang Sabado, ang ating banal na gawain, The Jesus Miracle Hour, tayo po ay mapapahinggan sa DZME, 1530 kHz, alas 11 po ng gabi yan at matatapos ng alas 12 ng madaling araw. At tuwing Sabado naman po, tayo napapanood sa telebisyon, tayo po ay mapapanood sa PTV Channel 4, 10:30 ng gabi po ang simula at matatapos ng alas 12 ng madaling araw. Ang ating naman po mga pinagpalang social media accounts kung saan po natin napapanood ang ating mga live streaming, ang ating mga live webcast, tayo po ay nasa Facebook. Ang Facebook account name po natin ay JMCIM Marilao. Gayun din po ang ating YouTube account, JMCIM Marilao. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dito po natatapos ang ating pinagpalang banal na gawain sa araw po ng Linggo. At upang ipanalangin po ang ating pansamantalang pag-iwahiwalay, binibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel para sa ating closing prayer. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang dakilang Diyos. God bless you, ating beloved Brother Noel. Serious, mga mahal tayo manalangin. Hallelujah!
Opo, nakila Diyos sa mabanala, pinakamahala pa ni Jesus sa pangunat na lang ng mahal at ginagalang ibanghilis na mister namin, nakila Diyos. Tapos puso kami nagpupurit, nagpapasalamat pala pa yun sa araw na ito na iyong pinagpala. Ayun linang isa na iyong manalagawa sa buong maghapon, nakila Diyos. Hallelujah, maraming maraming salamat na kami yung sinamahan, mahala pa yun. Maraming maraming salamat o Diyos. Hallelujah, papuri awitin, mahala pa yun. Mag-isa mabuhay na patutuo, mahala pa yun. Mag-isa pagpaliwanag sa pagbibigay, nakila Diyos. At higit sa iyong manalasalita, mahala pa rin nilalamang aral sa araw na ito, mahala pa yun. Maraming maraming salamat, mahala pa yun. Ang ikaragdagan, spiritual, mahala pa yun. Kalakasan sa aming puso at isipan, mahala pa yun. At higit sa lahat, iyong matamis na presensya, mahala pa yun. Na kailan ba hindi yung pinagkakit sa bawat isa sa amin, mahala pa yun. Maraming maraming salamat, mahala pa yun. Sa pagpapahala, nalain namin siyo, mahala pa yun. Sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan, mahala pa yun. Ingatan mo bawat isa sa amin, mahala pa yun. Lukuman mo kami ng iyong kapangyarihan, mahala pa yun. Ilayo mo kami sa anuman dinis siya, pamakan, mahala pa yun. Pagpalaan mo kami nakila Diyos. Ito ang sa panalangin namin sa matamis at makapangyarihan pangalan Jesus. Amen. Praise the Lord.